Good morning. Yan. So, good morning po sa inyong lahat. Daniel Liwanag po, ang Agribusiness Technical Consultant ng Victory Global. Ang atin pong asignatura sa araw na ito ay ang Full Harvest Application Protocol para sa alternatibong pagpapatubo ng heirloom, yung mga traditional variety ng palay dito sa ating bansa. Na ito po yung katulad ng red rice, ng black rice, ng brown rice at mga katulad nito. Yung mga traditional varieties ng palay. Yan. So, mga ka-Victorians, magsisimula na po tayo ng ating webinar. So, ang webinar pong ito ay inihahandog ng Victory Global Unlimited Systems Incorporated. Yan. Ito po ay libreng webinar na ibinibigay sa bilang technical support sa lahat ng distributor ng Victory Global, mga registered distributors at registered stockists o mga business center ng Victory Global at sa kanilang mga prospective clients. So ito po ay inihahandog ng Victory Global bilang isang libre o free technical support sa lahat ng mga interesado sa organic agriculture. So, ito pong webinar na ito ay ginaganap tuwing Huwebes, alauna po ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Okay, so sa mga kaibigan po natin sa Victory Global Hong Kong Branch. Yan. Ni hao ma. Sa mga kaibigan po natin sa Northern Luzon. Yan. Naibaga abigat kada kayo amin mga apo. Yan. Sa Visayas at Mindanao po. Mga Victorians. Maayong buntag. Sa Bangsamoro Autonomous Region. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, magsisimula na po tayo. Ang ulitin ko po, ang ating pong asignatura sa araw na ito ay ang Organic Palay Garden. Yan. Alternatibong pagpaparami, pagpapalago at pagpreserba ng mga traditional o yung mga heirloom palay varieties. Okay. Ito po ay alternatibong teknolohiya. Kung nakasanayan po natin na ito ay itinatanim sa lupa o sa bundok dahil sa pandemya, nauso po yung tinatawag po natin ng mga plantito at plantita. So, sa makatuwid, itong pagtatanim ng palay na ito ay nakatanim po ito sa paso, sa bucket container o mga plastic containers. Yan. So, simulan na po natin. So, good morning po ulit sa inyong lahat. Magandang maga po mga kamagsasakang Pilipino. So, yan. Sasamantalahin ko na po yung pagkakataon. Sa lahat ng mga distributors ng Victory Global at mga hindi pa registered distributor ng Victory Global, ang Victory Global po ay naghahandog ng summer part-time sa lahat ng mga estudyante, mga nagtatrabaho ngunit kulang yung tinatanggap na sweldo o kaya yung mga kaibigan nating naka-standby na lang sa bahay o yung mga Pilipino na dahil sa COVID-19 pandemic ay nawalan ng trabaho o huminto. Ito po ay meron pong programa ang Victory Global na kung tawagin po natin ay Affiliate Marketing Program ng Victory Global. So,
turn your extra income, rather extra time, into extraordinary income. Yan. So, free po ang registration. Pwede po itong gawin ng 2 hanggang 3 oras araw-araw. So, during your free time. Eh, siyempre, mas lalo na yung mga sa kasabihan natin, yung mga naka-standby lang sa bahay. O yung mga nanay, mga retirees. Yan, yung mga retirado ng mga nagtatrabaho dati ngayon. Eh, dahil umabot na yung limit ng katandaan, ng edad. So, tigil na sila sa trabaho. So, ito po, pwede po natin gawin online. Yan. So, sabi ko nga po, turn your extra time into extraordinary income. Nakasulat po, pwede po kayong mag register sa mga kaibigan natin, mga Victorians. So, imbitahan natin yung ating mga kaibigan. Yung mga kaibigan natin. So, ito pong example sa ibaba ng ating screen ay example lang po ito. Pwede nyo pong gamitin yung inyong tinatawag na user ID. Yan. So, katulad po nitong, ito po is akin. https://58142.victoryglobal.bg/register/. Para po sa pre-registration. At sa mga ito po sistemang ito at kayo'y nag-promote online ng produkto ng Victory Global sa online platform, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram at sa iba pang platform online, at meron pong bumili, nag-add to cart nung under your account, kayo po ay maaaring kumita ng retail profit from 10% to 35%. Yan. Retail profit. So, samantalahin na po natin. Yan. Ito po yung alternatibong paraan ng pagkita. This is a summer part-time opportunity. Tuloy-tuloy na po tayo. So, kasabihan nga po natin, huwag nating hayaang mangyari ito sa inyong pamilya. Abutin ang pangarap para sa pamilya. Sumali na sa Victory Global, ang negosyo para sa bawat Pilipino. So, ulitin ko po, ang seminar na po ito, itong webinar pong ito ay handog bilang Victory Global Technical Support. Libre po ito, walang bayad. Okay, ulit, ang Victory Global po ay manufacturer ng 100% natural and organic certified fertilizer. So, ito po ay third-party certified product. Na ibig kong po sabihin, pag ang organic certifying body, a third party organic certifying body na bigyan ng certification, organic certification ng inyong produkto, nangangahulugan po na ito ay for import or export. Ayan. So, dito sa Pilipinas, pwede po natin itong pang-export sa ibang bansa itong produkto, certified organic product. Ito pong ating natatanging revolutionary product, ang Full Harvest Microbial Inoculant, yung nasa ating kaliwa. At sa kanan po ay ang Full Harvest Root and Leaf Fertilizer. So, ulitin ko po, Full Harvest Microbial Inoculant Biofertilizer at Full Harvest Root and Leaf Fertilizer, Organic Liquid Basal and Foliar Fertilizer. So, eto po, mga kaibigan, mga ka-Victory Global, mga ka-Victorians, mga kapagsasaka, ito po yung organic certificate na ibinigay ng Organic Certification Center of the Philippines.
Yan. So yung ating full harvest microbial inoculant at full harvest root and leaf fertilizer. Ang kagandahan po nito, ang ating pong pabrika ay matatagpuan dito po sa Novaliches, Quezon City. Yung iba pang produkto ng Victory Global ay ginagawa at matatagpuan sa number 11 at number 13 Ruby Street, North Fairview, Quezon City. Siyempre, dito po sa Pilipinas. Yan. Ito po ay hindi imported. Ito po ay proudly Philippine-made, mga kababayan. Good news. Ang atin pong fertilizer ay napakaganda dahil ang President and Chief Executive Officer ng Victory Global ang siyang formulator ng ating dalawang natatanging natural at organic na produkto. Ano po ang merong sa ating organic fertilizer? Ito pong dalawang fertilizer po natin, ang Full Harvest Microbial Inoculant at ang Full Harvest Root and Leaf Fertilizer ay parehas na organic base. Yung ating liquid fertilizer ay seaweed base. Yung ating pong microbial inoculant ay microbe base. Beneficial microorganism po. Yan. So, ang kagandahan po nito, itong ating dalawang natatanging fertilizer, ay maituturing din na complete fertilizer. Ito pong dalawang produkto po natin ay nagtataglay ng primary at secondary macro element. Ulitin ko po, primary macro element, yung nitrogen, phosphorus, potassium, at secondary macro element, calcium, sulfur at magnesium. So, ito po ay complete fertilizer. At number 3, ito po ay nagtataglay ng chelates of micronutrients. Ibig ko po sabihin, mga essential elements na hindi pwedeng palitan ng mga synthetic na produkto. So, ito ay nagtataglay ng chelates of micronutrients. Ito po ay maaaring gamitin direkta sa ugat o sa lupa o mas kilala bilang basal fertilizer. Or ginagamit ito sa leaf feeding or foliage fertilization o mas kilala bilang foliar fertilizer. So yung ating dalawang produkto po, uulitin ko, ang microbial inoculant ay pwedeng gamitin bilang root or soil fertilizer at leaf fertilizer o mas kilala bilang basal and foliar fertilizer. Sa isang banda, yung ating root and leaf fertilizer, o narinig nyo po, root and leaf. So, ibig sabihin, sila ay, yung ating liquid fertilizer ay basal and foliar fertilizer. At ang good news, itong dalawang produkto natin ay ginagamit bilang organic integrated pests and diseases management. Uulitin ko po, ginagamit po ito para ma-manage yung peste at sakit ng halaman o ng hayop mismo. Okay, this is a proudly Philippine-made product. Ito po ang bilang pagsuporta, itong natatangin nating dalawang produkto, ang Full Harvest Microbial Inoculant at ang Full Harvest Root and Leaf Fertilizer, ay bilang pagsuporta sa Philippine Organic Agriculture Act of 2010 as amended by Republic Act 11511 o mas kilala bilang Philippine Participatory Guarantee System. Ito rin ay sumusuporta sa Republic Act 10771 o mas kilala bilang Philippine Green Jobs Act of 2016. So, napakaganda po ang kagandahan. Isa pang maituturing na maganda sa ating produkto ay eto po, mga kababayan. Ano ba ang benepisyo ng matatanggap ng magsasaka?
pag siya ay gumamit ng pool ng Victory Global Organic Farming Management System Technology kasabay ng paggamit ng Full Harvest Root and Leaf Fertilizer at Full Harvest Microbial Inoculant. Ang magsasaka ay ang kanilang tanim ay nagpo-produce ng malusog na halaman na kayang labanan ang peste at sakit. Ang kanilang halaman ay nai-improve yung root development at accelerate the growth of plants. Pinatataas yung kalidad ng tanim in terms of color, taste, and size of plants or fruits rather. Ang dolomite extract na laman ng Full Harvest Root and Leaf Fertilizer ay itinuturing na number one media to neutralize soil potential hydrogen. It stabilizes the soil acidity. Kaya nga po ang recommendation natin, isang araw bago magtanim, apply Full Harvest Root and Leaf Fertilizer. It improves the soil structure of retaining water. Pag ginamit po natin yung dalawang produkto po natin, isa o dalawang araw bago magtanim, na itataas po yung kakayanan ng lupa na tigilin ang tubig ng 3 to 4 times, yung tinatawag po natin na water retention capacity ng lupa. Yan, na itataas po natin ng 3 to 4 times. At naibabalik po natin yung mga minute helpers of farmer o yung mga microflora sa lupa. Yung mga hindi nakikitang nag-worker sa lupa. Yung mga ating mga beneficial bacteria o yung mga good bacteria na tumutulong sa magsasaka para i-decompose yung mga organic matter na nasa lupa. At sa paggamit ng dalawang natatanging produkto pong ito ay naibababa natin yung paggamit ng chemical based o yung toxic chemical based products. Yan. So ito pong dalawang natatanging produkto po natin, ang Full Harvest Root and Leaf Fertilizer at Full Harvest Microbial Inoculant, is an environment friendly. Yan. So it increases one's profitability due to lowered cost of production. Yan. Naibababa po natin yung gastusin sa isang ektarya. Naibababa po natin ang 40% to 65% yung production cost at naitataas natin yung kalidad, yung quantity ng ani from 10% to 35% increase. Yan, mga Victorians. So, ano pang hinihintay natin? Mag-Victorian, mag-Victory Global na po tayo. So, ito po ang ating inirekomendang package na bilhin para maka-discount na po kayo sa susunod na bilhin ninyo, ang Executive Package Option A3. Ito po ay nagtataglay ng 8 kilo ng Full Harvest Microbial Inoculant at 7 litro ng Full Harvest Root and Leaf Fertilizer. Sa mga nag-imbita po sa inyo, nagpakilala po ng Victory Global. Yan. Ito po, Executive Package. Para sa susunod, discounted na po kayo sa susunod na bili po ninyo ang 1 kilo ng Full Harvest Microbial Inoculant ay nagiging 700 pesos na lang. At sa sunod na bili mo ng Root and Leaf Fertilizer, ito ay 1,100 pesos na lang po kada litro. Ang good news, kayo po pag bumili ng Executive Package Option A3, kayo po ay makakatanggap ng personal accident
insurance coverage worth 200,000 for 1 year. At pwede po rin itong i-renew yung inyong personal accident insurance. So sa mga magtanong po kayo, sa mga nag-imbita sa inyo, mga kaibigan. Good news! Ang Victory Global po sa ngayon ay tumatanggap na ng cash on delivery orders. Order now! Next day delivery. So, isa rin pong bigay tulong ng Victory Global ay ang kung ikaw ay gagamit ng teknolohiyang organic at gagamitin mo yung dalawang natatanging produkto ng Victory Global, yung aanihin mo ay pwede po nating bigyan ng guaranteed organic certification. Kung sa lahat ng magsasaka, yung full harvest end user, yan, susundin po yung technology transfer na itinuturo po. Katulad po ngayon, ito po ay organic agriculture technology transfer. So, pag ito po ay inyong masusunod 100% at kayo ay nag-request for guaranteed organic certification sa inyong ani, pwede po kayong bigyan ng Victory Global through participatory guarantee system. Yan. Para sa, ito po yung tinatawag na second party organic certification para sa Victory Global small scale farmers distributors. Participatory guarantee system. So, tuloy na po tayo sa ating asignatura sa araw na ito. Ulitin ko po, Danny Liwanag po, ang organic agriculture consultant ng technical consultant po ng Victory Global. So, it is a series of seminar or webinar sa ating Victory Global Organic Farmers Academy. Yan. So, this technology, this alternative technology or approach to climate resilient organic palay or heirloom palay cultural management was adapted from Indian growing paddy in terrace garden. Yan. So, simula na po tayo. Ito pong bagong method na pagpapatubo ng palay o ng rice. Yan. Is now being introduced today in all urban centers in the Philippines. Ang tawag po natin, Victory Global Organic Farming Management System, Bigating Ani, Heirloom Palay Garden, an alternative approach to climate resilient organic palay cultural management, which was adapted from growing paddy in terrace garden method of India. Yan. So ito pong technology ito was initially adapted and developed for Philippine urban setting by yours truly. Yan. And continues to be refined by would-be willing researcher and registered distributors of Victory Global. Yung mga inimbitahan ko pong mga sa urban, rather sa upland farmers. Yan. Good morning po sa inyong lahat. Yan, good afternoon. Yan. So, ito po alternatibong pagpapatubo, alternatibong pagpropagate, pagpreserba ng heirloom o yung traditional variety ng palay. Yan. Kasi kadalasan ay sa upland lang siya itinatanim, sa bundok, sa kaingin. Dahil sa pandemya, nagkaroon ng limit. Yan. Nagkaroon ng hindrance yung kilos ng mga magsasaka o ng mga tao. Yan. So, ito pong sistemang ito ay inihahandog natin na alternatibong pamamaraan. Yan. Para ma-preserve natin, ma-propagate pa natin yung ating mga heirloom varieties. Yan. So, makikita po natin sa picture sa kanan. O, ito po yung
palay na itinanim sa paso. It is a brown rice. Yan, sa paso itinanim. Yan. Nakita ko po sa luneta. Yan, doon sa football field. Sa harap po ng... pag ikaw ay nakaharap sa Quirino Grandstand, sa luneta, sa parting kanan, sa bahagi na tanaw mo na yung Manila Hotel. Yan, sa parting kanan, kung ikaw ay nakaharap sa Quirino Grandstand, makikita mo po doon yung Technodemo Farm ng Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry. Nandoon, nakatanim yung palay sa paso. Yan. Or sa tinatawag natin na bucket container. So, ibig ko po sabihin, kung uubra sa luneta, aba, ay siyempre, mas uubra kahit saan lupalop ng Pilipinas. Lalo-lalo sa mga urban, highly urbanized center ng ating bansa. Bigating ani Heirloom Palay Garden involves a few simple but major changes in conventional farmer's method. Okay. So, kadalasan, yung pag-iisip ng magsasaka, hindi ako makakapagtanim sa syudad. Pero dahil nga nauso yung plantito at saka plantita, hindi pala imposible. So, itong teknolohiya pong ito is not expensive, but a challenging one because it involves a major change in mindset. Yan, mga kamagsasaka. Rural farmers, kaya yung mga nagtatanim sa basakan, yung mga nagtatanim sa lupa, okay, sa tubigan, sa palayan na tinatawag, okay, used to transplant palay seedling o mas kilala nilang rice seedling, pag ito ay nasa 3 hanggang 4 na linggong ang edad na. Eh, yung iba, kasabihan nga nila eh, 21 dias at saka inililipat tanim yung binhi ng pala. Yung iba, ipinaabot pa ng 1 buwan. Yan. Pero dahil itong bigating ani program po natin, ang bigating ani Heirloom Palay Garden po natin, under this method, an 8-day to 12-day-old seedling are transplanted. Single po. Okay. In a 20-liter plastic bucket container with modified soil mixes by urban farmer. Okay. Ano ba yung soil mix na pwede? Okay. Bigyan ko po kayo ng idea kung paano yung pag-soil mix. Okay. One part, coco peat. 2 parts, compost. 3 parts, dry garden soil. Pag samasamahin mo po ito, ito na ngayon yung inyong modified soil mix na pwedeng pagtaniman ng inyong Heirloom Palay Garden. Okay. So, panoorin po natin itong maikling clips, okay, tungkol sa heirloom variety. Seven, plenty problems. The department of agriculture.
Yan po, mga ka-Victorians, yung maliit na clips na ating ipinakita sa inyo. Ito po yung traditional palay o rice grains of the Cordilleras. Yan. So nakikita po natin yung iba't ibang mga heirloom palay sa Cordillera. So, ito po yung sinasabi ko na pwede po nating i-propagate through palay garden. Yan. O yung mas kilala sa India na terrace garden na nakatanim sa bucket container. Okay. Rural farmers are used to planting their fields. Yan. Sa under Victory Global Organic Farming Management System, anything longer than 3-day planting is avoided. Yeah. Wetting the soil or intermittent planting by controlled fertilizer irrigation o mas kilala bilang fertigation and drying is instead encouraged. So, kadalasan yung nagtatanim ng sa rural partner ay planting distances nila is 15 cm or closer and abundance of seedlings per hill. Under this system, dito sa ating bigating ani heirloom palay garden, one seedling is transplanted per plastic bucket container. Plastic bucket container. Isang punla lang po, mga kababayan, ang kakailanganin per plastic bucket container. So, ito naman po yung mga traditional, ito yung heirloom variety sa Mindanao, specifically sa Sarangani province. Yan, makikita natin, iba't ibang mga variety ng traditional palay sa Mindanao. Yan. O yung ating heirloom variety sa Kamindanawan. Okay. Rural farmers ay gumagamit po ng mga synthetic chemical fertilizer o mas kilala bilang fertilizer with synthetic ingredients. But under this technology, the use of organic certified full harvest fertilizer and urban farmer do-it-yourself natural crop nutrients is encouraged. Yan. Conventional rural farmers are used
to toxic chemical pesticides and fertilizer with synthetic ingredients. Pero sa teknolohiyang ito, ang paggamit ng natural, non-toxic chemical pesticides are used instead. Sabi ko nga po, kanina sa paliwanag, yung ating full harvest fertilizer ay complete fertilizer, pwede rin gamitin sa pag-manage ng peste at sakit. Yan. It also rejuvenates the soil. So, these simple changes in farm practices results in a very different kind of palay plant. O mas kilala na tinatawag na technical term, phenotype. Yan. The plant produces much more tiller, a minimum of 40 tillers upward instead of the usual 5 to 15 tillers per hill. The tillers produces the grain, and the more tillers, the more grain with longer panicle than usual. Doon po sa ginawa po nating Techno Demo Farm way back in 2013, yung panicle po ay humaba ng dalawang dangkal. Yan. The longer the panicle, the usual, the greater the harvest. The loss of yield from wider spacing is more than offset by the bigger grain in yield from the greater number of tillers and the greater number of grains per panicle. Nakapagtala po tayo ng sa isang panicle, nakapagtala po tayo sa Valencia City, Bukidnon, ng 450 grains to 600 grains per panicle. Yan. At dalawang dangkal po ang haba ng ating panicle. Ito po yung sa ating mga naunang experimentation. Yan, yung ating technical research na ginawa nung mga nauna pa. Okay. So, the benefits are many. Marami pong benepisyo sa teknolohiyang ito. Pangunahin na yung pagtaas ng ani coupled with reduced cost, meaning greater income for urban farmer. Sabi ko nga po kanina, kung ipagpalagay po natin na ang itinanim mong bucket container, sabihin na natin 10,000. Kunwari lang. Okay, assumption 10,000. So ibig sabihin halos katumbas nito ng 10,000 square meter o isang hektarya. So sa 10,000 tanim na bucket container na itinanim mo, okay, na ibababa po yung gastusin ng 40% to 65% at na itataas yung ani ng 10% to 35% gamit ang sistemang ito, itong bigating ani program natin. The health benefit should not be underestimated. Yung mga conventional farmer ay gumagamit ng toxic chemical poison. So, nalalaso ng lupa. Okay. So, pag nalaso ng lupa, yung lahat ng itatanim mong halaman ay magpuproduce din ng lasong na nagiging dahilan kung bakit ang tao mabilis magkasakit at kung ano-anong klaseng sakit ang dumarating sa kanya. Isa sa nagiging problema din ay ang pag-pollute ng ating groundwater. Lalong-lalo na yung mga umaasa sa poso, umaasa sa deep well. Kasi nalalason, kung nilason mo yung lupa, gumamit ka ng pesticide yung nakakalason, malaman. Pag nag-bumaba yung tubig, na may lason, aba, sa groundwater, malalason din. Okay. The environmental benefits are also considerable. Okay. If
poisons are minimized or avoided. Aba, mas maganda. Less flooding means less anaerobic decomposition of organic matter. Ibig sabihin nun, less methane generation. Therefore, less greenhouse gases. Alam niyo po bang ang methane gas is actually worse than carbon dioxide in its greenhouse effect? Yan, mga kabiktoria. So, ito po yung mga tanim na palay sa containers or sa bucket, plastic bucket containers. Okay, sa paso. Okay. A mindset change among our farmer is bound to generate many positive consequences down the road. Okay. So to accomplish this, kailangan po natin ng malaking suporta sa inyo, mga Victorians, mga ka-plant farmer, mga plantito at plantita na sumusubaybay sa ating regular na kada Huwebes na webinar o online seminar. Growing heirloom palay in terrace garden or palay garden is an unusual and fun, very fun. Okay, very funny to plant or to grow in your garden. O doon sa inyong porch. Okay, sa inyong terrace, sa inyong asoteya, sabi nga nila. Sa inyong veranda, sa inyong teresa. Yan. The secret to growing palay is that you have to recreate the flooded paddy for the palay to thrive in. Okay, i-recreate mo yung maputik na palayan. Okay. Collect all your clean plastic bucket and empty plastic paint or laundry soap bucket or yung mga paso. Okay, to work in. You do not want to use any container that has holes in the bottom. Kung meron mang butas, aba, itakpan natin. Yan. So, para hindi lumusot yung tubig. Ito po yung eksperimento ginawa natin sa tinatawag po natin na aquaponics. Okay. So, na kung pwede pala. Yan. At merong isang kasama din sa technologying ito, pwede rin po natin gawin ang palay garden through aquaponics or yung pagtatanim ng palay sa yan, aquaponics. Okay, tingnan nyo. Pag ginamitan ng ating full harvest product, aba, mas mahaba yung mga ugat. Okay. So, ito po yung sistema na ginagawa. Okay. Through hydroponics or aquaponics. Yeah. So, kadalasan, nagtatanong yung mga kaibigan natin, Sir, saan po pwedeng bumili ng mahirap po kasi dito sa aming hanapin o maghanap ng brown rice, ng black rice, ng red rice? Saan po pa pwedeng bumili? Okay. Pwede po kayong bumili ng long grain black or brown rice sa ating Philippine Rice Research Institute sa Nueva Ecija. Yan. Organically grown palay will reproduce better than some commercial long grain white rice o yung sinatawag nilang premium white rice. But most kind seems to have some grains that sprout. Okay. Ang goal po natin ay maghanap ng traditional red or yung heirloom red, the black, brown long grain palay. O pwede yung wild black. Yeah. Pwede na po isama natin dito yung malagkit. Yung glutinous palay varieties.
hybrid white rice will not work. Pwede rin po sa mga technical, sa mga technician po natin, gustong subukan itong teknolohiyang ito, pwede naman po yung hybrid palay varieties o yung inbred. You can buy a package of your favorite rice seeds from an authorized rice seed grower supply outfit. Marami po tayo niyan sa ating bansa. Pwede rin po kayong magsadya sa kahit alinmang opisina na malapit sa inyo, yung ating tinatawag pill rice nga po, yung pill rice. Okay. O kaya doon sa seed bank natin sa malapit sa CLSU, sa Central Luzon State University. Meron po tayong seed bank doon. Pwede po kayong mag-request na bigyan kayo, na mabigyan kayo o makabili kayo ng heirloom variety ng palay para magamit sa sistema ito. Ito nga po yung binabanggit ko kanina. Okay, isa-isa lang ang tanim bawat container. Pero dahil nga po nung i-introduce po natin ito nung halos nung 2013 sa Victory Global, marami pong nag-trial. Sa halip na isa-isa, ginawa po pa rin po nila yung conventional na pagtatanim. Naka-container na nga, ginawa pa rin po nila yung halos isang bugkos ng punla inilagay. So sa container, halos mapuno yung tanim ng palay. Okay. So ito nga po yung pagpupunla kung makikita po natin. Halos dikit-dikit. Okay. May inirecommend na pong pagpupunla ang Victory Global. So, sa itong darating po na Hunyo, ako po ay may seminar tungkol sa irrigated palay production. So, ituturo ko po sa inyo yung modified dapog o yung modified wet bed method ng pagpupunla ng palay. Okay. So, ito po yung ating soil mix. 1 part cocopeat, 2 parts ng humus-rich plant growth stimulant or composted kitchen or market wastes, plus 3 parts ng dry garden soil. Add water until it is about 1 inch above the soil level and plant a 12-day-old single-sprouted palay seedling into the bucket. So, ito po yung ating recommendation sa okay, potting mix. Ay, ito po yung binabanggit ko sa inyo. Ayan. Isang sistema. Okay. So, isa rin po itong sistema. Okay. Bagamat isa-isa ang tanim. Okay. 2 times weekly ang fertilization. Okay. So, yung maintenance, palay likes a warm climate. Okay. Keep your bucket container in a sunny area. So, ang pag-arrange po ng ating bucket container is linear from east to west. Sa sikatan ng araw hanggang lubugan ng araw para maximum yung araw na maibigay natin sa tanim nating palay in bucket container. And move it if necessary to a warm place at night. Okay. So, keep your water level about 1 inch above the soil mix until the rice is growing strong. So, pagkatanim ng ating pagkalipat tanim, okay, mag-ferment po tayo sa loob ng 10 hanggang 12 oras ng sa isang drum ng tubig o yung isang drum na inuming tubig, 250 liters. 1 kilo ng full harvest microbial inoculant. 2 kilo ng negrong asukal. Pwede po yung molasses. 2 litro po ng molasses.
Ito pong negrong asukal o molasses ay activator po ng microbes. Yan. Sasamahan po natin ng 1/4 liter ng full harvest root and leaf fertilizer. At isang galon ng coconut juice. Sabaw po o tubig ng nyog. Yung sasamahan po natin. Kasi po, ayon po sa research na ginawa ng University of Exeter, yan, sa Cornwall, England, ang coconut juice po ay itinuturing na world's richest source ng cytokinins. Yan. So, cytokines or cytokinins is a natural growth hormone. Yan. Maglagay ng 150 milliliter solution o yung kasing dami ng isang lata ng sardinas o yan o biruan namin karninas sa newly transplanted crops at noon time 7 days immediately after transplanting. Yan. So that is 150 ml solution. Okay. Uulitin po ang paglalagay ng ating full harvest solution at noon time sa pang 14 day, pang 21 dias, pang 28 dias pagkatapos magtanim. Okay. Inirekomenda po natin na mag leaf feeding o mag foliar. Pag-i-spray po direkta sa dahon kasing pino ng usok simula sumikat ang araw hanggang alas 8 ng umaga, magtimpla po ng 50 ml ng full harvest root and leaf fertilizer. Yung 50 ml po ay 10 kutsarita. Yan. 10 teaspoon ng full harvest root and leaf fertilizer per 16 to 25 liters ng tubig. Yan. Kasi meron pong sprayer tank na 16 liters. Merong sprayer tank na 25 liters. Alin man sa dalawa, yung meron kayo ay 10 kutsarita po ng full harvest root and leaf fertilizer ang inyong ilalagay. At ito'y i-spray kasing pino ng usok direkta sa dahon sa pang 35 na araw, pang 42 na araw, pang 49 araw at pang 56 na araw pagkatapos maglipat tanim. Yan. So, ito po yung iba't ibang sistema ng paraan ng pagtatanim ng ating mga nag-practice na Victorians. Yan. Yung mga nauna ko pong technician dito sa Victory Global, ito po yung kanilang mga projects. Okay. Kapag ang inyo pong itinanim, inilipat tanim na palay na sa bucket container ay ang edad na ay nasa 40 dias na, 10 araw, lagpas ang isang buwan. Okay. Dagdagan po, i-increase po natin yung taas ng tubig around 4 inches deep. Yan. So ferment, mag-ferment po uli ng kung ubos na yung inyong halo, okay, mag-ferment po uli ng 10 to 12 hours sa isang drum ng tubig, uli ng 1 kilo ng full harvest microbial inoculant, 2 kilo ng negrong asukal or molasses, at 1/4 liter o 250 ml ng root and leaf fertilizer. Sasamahan po natin this time ng 1 litro ng kakang gata ng nyog o yung gata ng nyog. Okay. So, after ng 10 to 12 hours na pag-fermentation, diligan po natin yung ating bucket container ng 300 ml nitong solution na ito o 2 lata ng sardinas. Okay. So, at paglalagay,
tanghaling tapat po. Kailan? Pang 63rd na araw, 63 araw pagkatapos pagtanim, 70 araw, 77th day, 84th day at 91st day o pang 91 araw pagkatapos magtanim. Ididilig po ha, ihahalo po natin doon sa 4 inches na taas ng tubig yung dalawang lata ng sardinas. Okay, yung solution po natin, ibig ko pong sabihin, dalawang lata yung maliit na sardinas, yung 150 ml na sardinas o 150 grams. So, ibig sabihin, dalawang lata, no? 300 ml. Okay. So, yun po yung ating ihahalo sa ating bucket container na mayroong tanim na palay. So, ito ay magsisimula ka sa 40 day old. Okay. Oh, ito na po yung productive na picture ng ating palay. Yan. So, after that, let the water level lower in bucket slowly over a period of time. Okay. So, nagre-recommenda tayo ng foliar fertilization or leaf feeding sa ating tanim, 100 ml kada knapsack loads from 5 p.m. until sunset. I-spray po natin kasing pino ng usok direkta sa dahon at bunga ng inyong palay, 98 day, uulitin sa 105 day, 112 day, 119 day at 126 day. Dahil gugustuhin mo ng palay na alaman is about to dry of standing water by the time you are ready for harvest. So hahayaan mo nang bumaba yung tubig, hindi ka na po magdadagdag ng tubig. Pag umabot na po ito ng halos 3 buwan, mga ka-Victorians. Okay. O, ito po yung black rice. Okay, nandun po sa baba yung ibang tanim. Yan. Nasa terrace po. Heirloom palay or traditional palay will mature somewhere in its fourth month. Okay. If condition are right, these stalks will change from green to gold in color when they are ready. To harvest, cut your stalks, let them dry in a warm place and wrap in a newspaper for 2 to 3 weeks. Babalutin po ng dyaryo pagkaani, 2 to 3 weeks. Tapos, tatanggalin po natin yung grain sa panicle. Okay. Inire-recommenda po na i-roast your harvested palay in a very low heat, around 200 degrees Fahrenheit, sa loob ng isang oras. Then, at saka mo tanggalin yung balat ng palay para maging bigas by hand. Yan. Then, you are now ready to cook your own long grain, red, black, brown or wild black rice. Yan, ito po yung binabanggit ko na mga ginawa natin ng mga technician po natin dito sa Victory Global. Harvesting. Harvesting is the process of gathering the crops for palay. This generally refers to the cutting and gathering of panicles attached to the stalks. Once the plants have reached full growth approximately 3 to 5 months after planting or transplanting, then the grains will begin to ripen, the tops begin to droop, yuyuko dahil sa bigat ng bunga, then the stems yellow
the water is drained from the buckets. As the buckets dry, the grain ripen further and harvesting is commenced, depending on the size of the operation and the amount of mechanization. Yan. Palay is either harvested by hand or machine. So, the different harvesting system are as follows. Harvesting system. Manual harvesting. Okay. So, ito po yung ating brown rice varieties. Okay. So, paano mag-save? Okay. To prevent your soil from spoiling, remember the following steps. Okay. Dagdag lang po ito, mga kaibigan kong technician. Yan, na dumalo dito sa ating webinar. Dagdag kaalaman lang po ito. Idagdag po natin dun sa dati na nating alam. Yan, select the healthy panicles and save only clean and sorted grain. Okay. Keep it in airtight glass container and never in gunny sack. O sabi nila yung dibandang sako o yung sako ng copras, hindi po yun pwede. Or yung polyethylene bags, hindi rin pwede. Dapat po sa glass container na airtight. Yan, yung binhi. Okay. If the container is an earthenware pot, kung palayok ang inyong gagamitin, you can seal its pores with paint or cooking oil inside and outside to make it airtight before storage. Hugasan pong mabuti yung container at tuyuin mabuti. O ito po yung black rice variety. Okay. So, fill the container up to the brim. If you don't have enough seed to fill the pot, add very dry sand or pop rice to fill the empty space. Or light a candle to consume oxygen so insect won't survive. Ayan. You can add dry neem sa iba pa po ng kakawati leaves or yung mascada tabako and other insect repellent leaves to control insects in storage. Close the container tightly. O ito po yung sa India na teknolohiya na ating inadapt. Yan. So kung makikita natin, yung mga Indiano, yan, nagtanim sa terrace, yan, ng kanilang bahay ng palay in plastic bucket container. Kung po pwede sa kanila, aba, mas magaling na dihamak ang mga plantito at plantita sa Pilipinas. Kayang-kaya po natin itong sistemang ito. So, inirekomenda po natin na yung paglalagyan po natin ng binhi ay we raise off the floor to prevent the grains from getting damp and damage. Don't forget to correctly store seeds in good seeds. Is good seeds and good seeds contributes to a good harvest. Mga ka-Victorians, mga kamagsasaka, yung mga organic farmers, mga plantito at plantita na nakikinig. Yan. So, meron po tayong, ito po yung dagdag kaalaman. Paano gumawa, napanggit ko kanina, yung humus-rich plant growth stimulant. Yan, mga kaibigan. Ito po yung natural biological fertilizer na this is a farmer, an organic farmer, do it yourself, natural biological fertilizer. This formulation was formulated for Victory Global Organic Farming System or Victory Global Organic Farming Management System by yours truly last February 10, 2005. Ano po yung mga sangkap sa paggawa ng ating bigating ani
humus-rich plant growth stimulant or natural biological fertilizer. Ang mga sangkap, okay. ...72 bags ng raw animal manure. Pwede po rin yung tuyo ng animal manure. Kung marami kayong makukuha na tae ng paniki, mas maganda po yun. Yan. O ipot ng manok, pwede po. Yan, pwede yun. So, o dumi ng baka, ng kalabaw, pwede po. Ng kambing, pwede po yun. Okay. 64 bags ng rice hull. Dry tuyo na rice hull. 56 bags ng ordinary dry garden soil or topsoil. 12 bag ng carbonized rice hull. Mamaya, isishare ko po sa inyo yung video clip ng International Rice Research Institute kung paano gumawa ng carbonized rice hull. 48 bags ng fine rice bran. Yan, yung D1 or D2. Pwede na po yung D2. Okay. Kung meron kayong D1, mas maganda. 1 kilo ng full harvest microbial inoculant. 1 litro ng full harvest root and leaf fertilizer. 5 kilograms ng negrong asukal. Yan, or jaggery, yung panutsa. Sa mga Ilocano, tagapulot. Yan, or bao, sabi nila. 1 galon ng puting suka. White vinegar. Okay. 1 gallon or 4 liters ng white vinegar. Ito po kasing coconut cider vinegar ay isa rin itinuturo natin kung paano gumawa using coconut juice doon sa mga nagko-copras. Yan. 250 grams ng powdered pan-fried eggshells. Or kung wala po kayo ng pan-fried eggshells, pwede pong apog yung calcium phosphate. Ito po yung sangkap. Sir, pwede po bang mas kukunti? Pwede bang gumamit na lang ako ng 1/4 ng microbial inoculant saka 1/4 liter ng root and leaf fertilizer? Pwede po. So, ang gagawin lang po ninyo ay pag-aapatin yung mga sangkap, hahatiin sa apat ang sangkap para po, ganun din po, imamicro po ninyo, mga ka-Victorians. Ito po yung proseso kung paano gumawa ng humus-rich plant growth stimulant. Doon sa tinatawag po natin ng mga yung The Victors team sa Mindanao. Ang tawag po nila ay biomaterials. Yan. Yung isa pong grupo pa rin o team dito sa Victory Global, yung Achievers team. Ang tawag po naman nila ay Magic 7. Ito rin po yun. Ito po yung humus-rich plant growth stimulant or natural biological fertilizer. So, paraan kung paano gumawa. Sa loob lamang po ng 2 linggo, makakagawa na po kayo. Ito po. Thank you.
Ayan po mga kaibigan, yung mga kabitorians, kung paano gumawa ng carbonized rice hull. Ito pong teknolohiyang ito ay handog po ng International Rice Research Institute. Mga ng field rice. Yan. So, ayan po yung ang inyong abang lingkod. Ako po yung nasa kanan, nakakulay blue na long sleeve. Yan. Actual ko pong itinuturo kung paano gumawa ng natural biofertilizer na humus-rich plant growth stimulant. Ito pong lugar na po ito ay nasa Florida Blanca, Pampanga, malapit po sa Basa Air Force Base. Okay. Yan. So, ito po ay sa Visayas, yung mga distributor po natin sa Iloilo, specifically mga Victorians. Okay. So, proseso. Step number one, yung ating liquid component. Okay. In each plastic barrel or drum, magmix ng 250 grams, 1/4 kilo ng full harvest microbial inoculant. Sasamahan ng 1/4 liter or 250 ml ng full harvest root and leaf fertilizer. 2 litro ng white vinegar at 1/8 kilo ng apog or yung powdered pan-fried eggshells plus 2.5 kilo ng crude brown sugar or jaggery o yung negrong asukal o panutsa or molasses, pwede rin po, into a drum. Yan, 200 to 250 liters ng potable water. Rainwater is best to use if available. Panisin po natin sa loob ng 10 hanggang 12 oras bago gamitin. Habang pinapanis po natin ng 10 hanggang 12 oras ang ating liquid component, pagsamasamahin po natin naman yung entire dry component. Yan. Para tayong naghahalo ng simento, ng graba at ng buhangin. Pagsasamasamahin po natin mga ka-Victorians, mga kapagsasaka. Then, pag naisama na natin, the entire, yung isang drum, will comprise 30% to 40% final moisture content sa total po natin ng the entire dry component. Haluin pong mabuti. Pagkatapos pong maihalong mabuti yung ating solution, ay takpan po natin ito ng laminated sack o ng trapal o ng lona or any available covering medium or covering media sa inyo. Then after ng 20 to 24 hours at saka po natin baligtarin. So makikita po natin na after ng 20 to 24 hours umuusok na po yung ating sangkap. Ibig sabihin po nagsimula na po yung thermophilic effect ng ating proseso. Yan. Yung decomposition process nagsimula na po. Use. Ayan. So, yan po yung paghahalo ng mga sangkap. Ito po ay picture ng ating mobile stockist sa Sablayan Occidental Mindoro, mga ka-Victorians. Sa sunod na step, pagdating ng ika-anim na araw, ibig ko pong sabihin, every day, araw-araw, tuwing hapon,
babaliktarin po natin o hahaluin po natin yung ating sangkap. Pagdating ng ika-anim na araw, sa bandang hapon, maghalo uli sa isang drum na tubig ng 250 grams o 1/4 kilo ng microbial inoculant, 1/4 liter ng root and leaf fertilizer, that is 250 ml, 2 litro ng suka, 1/4 kilo ng apog, 2/2 kilo ng negrong asukal or molasses sa isang drum ng malinis na tubig. Panisin po natin ng 10-12 oras at kinabukasan, pagdating ng ikapitong araw, ihalo po natin yung solution, ihalong mabuti sa the entire dry ingredients. Ihalong mabuti, parang naghahalo ng paggawa ng hollow blocks, mga kaibigan. Kung pang-8 araw, baliktarin kung umuusok pa. Pang-9 na araw, baliktarin, haluin kung umuusok pa. Pero kung hindi na po umuusok yung inyong sangkap, mga kamagsasaka, ay takpan na lang po natin nung ating laminated sack. At tapusin ang pagpapanis o fermentation process sa loob ng 14 días. 2 linggo po, mga kababayan. Yan yung pong abang lingkod sa kaliwa. Yan. So, binabaliktad po yung ating sangkap. So, pagdating ng 15 araw, meron na po kayong finished product, ang bigating ani humus rich plant growth stimulant natural biofertilizer. Yung mga kaibigan natin sa Nueva Ecija, sa Palayan City, Nueva Ecija, nung matutunan po nila itong technology ito, bago mawap, nagpagawa po sila ng kanilang personalized laminated sack, 40 kilo per bag. At ibinebenta nila, naglalaro between 250 to 750 per bag as livelihood sa mga magsasaka. Ganon din po ito sa Bicol region. Yan. Malapit doon sa gawaan ng sa Azucarera sa Bicol. Yan. Yung isang kooperatiba doon ay ganito na rin po yung ginagawa. 40 kilo bag binebenta sa pagitan ng 250 to 750 per kilo bag. Inirekomenda nga po nila kada ektarya as amendment sa lupa. Kung ikaw ay magtatanim ng kahit anong uri ng halaman, as amendment sa lupa, nagre-recommenda sila ng 30 to 50 bags per hectare. At yung pinakakunti, 15 bag per hectare. Yun po yung kanilang recommendation. So, ito pong ating, yan. So, 40 kilo bags. Mga kamagsasaka, mga ka-Victorians. Okay. Oh, ito yung IMO5 kung tawagin nila sa Indonesia. So, we trust the process. So, soil mix, uulitin ko po, planting media, 1 part cocopeat, 2 parts humus rich plant growth stimulant or any available compost. Pwede po ang vermicast, mga kababayan. At 3 parts ng topsoil or dry garden soil. Pag samasamahin po ito, ito na po yung inyong magiging planting media. Ito rin po yung pagpupunlaan ninyo, mga kaibigan.
Dahil po sa paglaganap ng pandemya sa buong mundo ng COVID-19 at sa pagkalat po ng Newcastle disease, ng halak, yung bird's flu, yung African swine fever, yan. At isa din po yung iba't paglaganap ng iba't ibang variant ng COVID-19 sa mundo, minabuti po ng inyong abang lingkod na i-challenge lahat ng distributor ng Victory Global. Ito po ay bigating ani community biosafety security and biosecurity challenge. Hindi lang sa hindi lang po sa kanilang komunidad. Isama na po natin yung animal facilities. Isama na po natin yung palengke. Yung slaughterhouse. Isama na po natin yung basurahan, yung sanitary landfills. Yan. Isama na po natin yung tinatawag na sewage treatment plants. Yan, mga kababayan. So, lahat ng registered distributor ng Victory Global ay hinihikayat na ugaliing regular na maglinis ng loob at labas ng kanilang lugar. Tirahan. Lugar tirahan, mga kababayan. Mga Victorians. Hinihikayat din na gumamit ng full harvest microbial inoculant probiotics technology bilang pang-disinfect ng loob ng kanilang bahay araw-araw at gamitin ang biological safety security measures against COVID-19 sa kanilang purok o barangay o subdivision everyday. Ang layunin ay magkaroon ng sapat na kaalaman ang mga tao sa komunidad tungkol sa kakayahan ng ating organikong produkto para makontrol, matulungang makontrol ang pagkalat ng nakakahawang sakit na galing sa fungus at virus. Paraan po ng pagtitimpla, this is for household use. Ulitin ko po, household use. Paghaluin ang mga sumusunod. 15 to 50 liters ng inuming tubig. 15 hanggang 50 litros ng inuming tubig. 1/4 kilo ng full harvest microbial inoculant. That is 250 grams ng full harvest microbial inoculant. 2 kilo ng negrong asukal o panutsa. Kalahating litro ng suka, sukang pula, sukang puti, pwede po. 25 ml ng 70% na ethyl alcohol. Sa ito pong, sa dami ng sangkap na ito, ang kakailanganin mo lang po ay 5 kutsarita ng 70% ethyl alcohol. Sir, ay papaano po kung ang aking gamit ko ay 40% na ethyl alcohol? Kung 40% na ethyl alcohol ang gamit mo, kakailanganin mo po ng 10 kutsarita ng 40% ethyl alcohol. That is 50 ml ng 40% ethyl alcohol. Panisin ang mga sangkap o ibabad sa loob ng 10 hanggang 12 oras o magdamag bago ito pwedeng gamitin. Pwede na itong gamitin pagkatapos ng 10 hanggang 12 oras o magdamag. Pwede na itong gamitin para pampunas ng mga gamit sa loob ng bahay. Maaari ding gamitin pampunas ng sahig, ng pintuan o yung doorknob, isama na po natin ng bintana, yung hawakan sa hagdanan o mismong hagdanan o hagdan ng inyong bahay. Idagdag ang full harvest microbial inoculant probiotics upang basahin bahagya o maambunan lang, mawisikan lang yung door mat or yung putrag
Yan. Para magsilbing disinfecting putbat sa mga pasukan at labasan sa inyong tirahan. Bilang organic biological safety security measures, pwede din itong gamitin bilang disinfecting spray sa loob at labas ng inyong tirahan. Kanina nga po, bago ako umalis sa bahay, ako'y nag-spray doon sa aming terrace, padirekta pataas sa kalsada. Yan. So, isama ang pag-spray ng malalapit na kabahayan para mapigilan ang pagkalat sa hangin ng fungus at virus. Tingnan nyo po, mga kaibigan, mga kamagsasaka. Simula nung lumabas, nung 2019, mga November, December ng 2019, sa Wuhan, China, yung coronavirus pa ang tawag. O yung ang tawag pa yan, yung COVID-19 po natin. Hanggang nung April 2021, wala pong naitalang ni isang biktima ng sakit na COVID-19 sa probinsya ng Aurora. Ang nakakapagtaka, nitong April, pasok po ng mahal na araw. Nakakapagtaka, sa probinsya ng Aurora, ang mga taong tinamaan ng sakit o nahawa ng sakit ay walang history ng pag-alis sa probinsya ng Aurora. Hindi sila nagbiyahe palabas ng Aurora. Nandoon sila simula ng November 2019. Hindi sila lumabas at hindi rin sila nakahalubilo ng mga galing sa labas papunta, papasok ng probinsya ng Aurora. Pero nagtataka ka, bakit nagkaroon bigla ng outbreak sa bayan ng Kasiguran Aurora? Sa bayan ng Dipakula Aurora? Nagkaroon ng outbreak. Yan. At kalaunan, itong buwan ng Mayo, nagkaroon na rin, marami na rin tinamaan sa bayan ng Dilasag, sa Aurora. Nakakapagtaka po, mga kaibigan. Eh wala silang history ng paglabas ng biyahe sa labas ng bansa o sa labas ng probinsya ng Aurora. Kaya, hinihikayat po ang lahat na maaari itong pang-spray sa direkta pataas sa hangin. Yan, papunta dun sa lansangan. Maaari din gamitin pang-spray sa laging basang lugar o nakatambak na basura. Yung kanal na basa, kanal na stagnant na yung tubig o basura na nakatambak para hindi bumaho at pamahaya ng mga langaw at iba pang insekto na posibleng maging vector sa pagkalat ng nakakahawang sakit na dulot ng fungus at virus. Yan. Mga Victorians, trust the process. Ito pong seminar pong ito, ulitin ko po, ay handog bilang technical support sa lahat ng Victory Global Farmers, Victory Global Registered Distributors, Registered Business Centers, and Operators, kasama po yung mga branches and clients ng Victory Global. Meron po tayong programang dahil sa pandemya, dahil medyo lumuwag na po ng kaunti ang restriction sa biyahe, naglunsad po ang inyong abang lingkod ng open forum or open fora. Itanong mo kay BG, technical consultant, liwanagin natin bilang technical support seminar. Sa June 1, Martes po iyon, alauna ng hapon, ang inyong pong abang lingkod ay magpupunta sa Victory Global Dauma Balakat City Mega Center. Uulitin ko po, Victory Global Dauma Balakat City Mega Center. Ang inyong pong abang lingkod ay nandoon para sa June 1, 2021, Martes, alauna ng hapon. Itanong mo kay BG Technical Consultant, liwanagin natin. An open forum
seminar. Yan, open forum po sa lahat ng produkto ng Victory Global, specifically ang full harvest organic agriculture products ng Victory Global. Susunod po sa June 15, mga ka-Victorians, Martes po ito, June 15, 2021, Martes, alas 10 ng umaga sa Victory Global Santa Cruz Laguna Branch. Uulitin ko po, June 15, 2021, Martes, alas 10 ng umaga sa Victory Global Santa Cruz Laguna Branch. At sa June 28, Lunes po, alauna ng hapon sa Victory Global Das Marinas City Cavite Branch. June 28, 2021, Lunes po ito, alauna ng hapon at Victory Global Das Marinas City Cavite Branch. Ganun din po naman sa darating na Hulyo, mga Victorians, ay ganun din po yung programa natin. Itanong mo kay BG Technical Consultant, liwanagin natin, open forum sa July 12, 2021, Lunes po ito, alauna ng hapon, sa Victory Global Lucena City Mega Center sa Quezon Province. Ulitin ko po, July 12, 2021, Lunes, alauna ng hapon, sa Victory Global Lucena City Mega Center, Quezon Province. Susunod naman sa July 20, 2021, Martes, alas 10 ng umaga sa Victory Global Santa Maria Bulacan Branch. July 20, Martes, alas 10 ng umaga sa Victory Global Santa Maria Bulacan Branch. At July 31, 2021, Sabado, alas 10 ng umaga dito po sa Victory Global Central Office. Yan. Sa hapon po kasi alauna, magkakaroon na ng yung ating system day. Pero sasamantalahin ko na po sa July 31, 2021, itanong mo kay BG Technical Consultant, liwanagin natin. Sabado, alas 10 ng umaga, BG Central Office. Plants cannot survive without humans, but humans cannot survive without plants. At bago po ako magtapos, mga ka-Victorians, sa buhay po natin ay mayroon pong tatlong bagay na hindi na natin kayang ibalik. Ito po yung oras na lumipas, binitawang salita at binaliwala o pinalagpas na oportunidad. Uulitin ko po sa buhay po natin. There are only three things that we cannot retrieve. Time past, spoken words, and neglected opportunity. Sabi nga po ng aking nasirang ama, dahil sabi niya, there are three C's of life. What are the three C's of life? Choices, chances, changes. The three C's of life are choices, chances, changes. Pakatandaan nyo po lagi ito. You must make a choice to take a chance or your life will never change. Sa buhay po natin, mga ka-Victorians, mga kamagsasaka, mga ka-plant farmer, mga plantito at plantita, kung ano ka ngayon, ito po ay resulta ng desisyong ginawa mo kahapon. At magiging ano ka bukas, ito ay resulta ng desisyong gagawin mo ngayon.
matagal na nating ipinagdadasal na makaahon tayo sa kahirapan. Makaahon tayo, makawala tayo sa tanikala ng sakit, sa tanikala ng kahirapan, sa tanikala ng pagiging hikahos sa buhay, sa tanikala ng bitin ang sweldo, sa tanikala ng hindi pa natatapos yung kinsinas, wala ka ng pera. Hindi pa natatapos yung katapusan, wala ka ng pera. Sa tanikala ng umuutang, pag singilan na yung nakautang sa iyo ay nagiging invisible ka, hindi ka nakikita. Yan. Huwag na po nating hintayin. Lagi nating ipinapanalangin ang mga ito. Pero ito na po ang Victory Global. Lumalapit po sa inyo. Ito na yung pagkakataon na tulungang mabago ang inyong buhay. Yan. Mga kababayan, panahon na para gumawa ng desisyon para sa kinabukasan ng inyong mga anak, kinabukasan ng inyong mga apo. Nauna, maraming salamat po sa pakikinig at panonood sa ating Victory Global Organic Farming Management System webinar o online seminar. Ako po ulit si Daniel Liwanag. Good morning po sa inyong lahat. Sa susunod po ulit na Webes. Bye-bye!